video mo dito pare. So ngayon guys, ituturo ko kung paano natin i-reconnect itong ATS natin. So meron tayong ATS, remove natin siya. Ito yung kanyang instruction sa remove. So ngayon, ang gagawin natin ay sa reconnection. So sabi niya, place the ATS in the drawable slots. Turn DS, ito yung DS natin, ito inhibit. Pero ito, since hindi pa na-energize, so for the meantime, ibabypass natin yon mamaya. And ito, manually position ATS into the same source by bypass switch. I-discuss ko din mamaya yan kung paano natin siya i-the same position as the bypass switch. Dapat magkaparehas daw sila. And then, push inward to engage the carriage. So, ipupush lang daw natin yung ATS mamaya. And then, close bottom cabinet door. Tapos, i-move daw natin yung automatic handle. Yung handle niya to test location. So, mamaya, ituturo ko din yan mamaya. And then, turn the S to auto and use ito na nga, yung ATS natin to electrically operate the ATS to turn on. So, ito yung sinasabi niya nung turn on natin. Yung LED niya or yung parang pinaka-HDMI board niya. So, sige, i-turo mo natin dito. So, andito, sabi niya, dapat daw parehas yung position ng ATS natin saka itong bypass source. So itong bypass source natin, nasa bypass open siya ngayon. So ipaliwanag ko lang, simpleng detail, meron tayong bypass 1, which is the source 1 for the normal power, and bypass 2 is the source 2 para sa ating EDG or emergency diesel generator. So dito naman makikita nyo, ito yung mismong ATS natin. Yung ATS natin, meron siyang 1, which is yung ating normal power. Ito yung bypass open niya. Ito yung 2, para sa generator. So, sabi niya, dapat magkaparehas yung position nito sa position doon sa taas. So, ilalagay natin siya dyan, sa gitna. So, naka-bypass open. Balik lang muna natin, tapos sasalpak natin. Ako muna pare. So ito, pakita ko lang konting detail dito sa loob ng ATS. Itong loob ng ATS, dito natin isasalpak. Yung gitna natin, ito ay para doon sa power supply. Itong nasa taas, para sa generator, terminal ng generator load. Generator supply, ito yung source 1 natin. So yung nasa gitna natin, ito yung load. So may supply ka dito sa baba, yung normal. Meron ka ding supply dito sa taas para sa emergency. So, kailangan lang itong slots dito ay sumakto dito sa ating ATS. Ito. Yan, yung slots na yan. So, pag sinalpak natin, dapat magkaparehas, magkatugma. At dito rin papasok yung mga itong terminal na ito. Ito. So, nandito yung terminals para sa normal. Ito yung load. Ito yung emergency, which is the generator. So, isalpak natin. Opo muna pare. So, isalpak natin siya. So, ito kasing ATS ay drawable or withdrawable siya. So, drain out natin kanina. Ngayon, i-draw in natin. So, lalagay mo lang itong slots ng gulong. Meron siyang slots para sa gulong. So, kung titignan mo, may slots para sa gulong. Dapat sumakto muna ito. Tapos saka na natin siya itutulak. So ngayon na isalpak na natin tong ATS dito sa kuan, pero sa kanyang base, pero hindi pa siya fully na-connect dahil naka-draw out pa siya. So i-draw in natin siya. So para ma-draw in natin siya, kailangan i-bypass natin yung inhibit. Yung bypass ng inhibit ay nasa loob. Meron tayong spring sa loob na kailangang iangat. Ito. Yan. Yung spring na yan, kailangan nating iangat para mabypass yung inhibit. So, iangat natin siya, tapos ihilain natin itong handle ng pababa.
ganyan, pababa para mag-drawing itong ATS natin pumasok. So hilahin natin ng medyo malakas, ng may pwersa, katamtamang pwersa, para sa ganun ay pumasok doon sa kanyang slots. At dito sa likod naman, hindi ko kasi mabidyuhan, kung kakapain mo dito sa likod, meron siyang parang titi, isang bakal na nakadiretso siya, at merong itong pinapasukan na bilog. So ito yung magiging guide ng ATS para hindi siya lumihis, para pag nag-draw in tayo, hindi lumihis tong ATS natin. So meron yung butas na doon sa loob, dito papasok yung kanyang pinaka-pointer na rod. Yun yung magiging guide niya papasok sa loob. So i-demo natin, guys. So ayan guys, i-drawin natin. Kasama ko si paring Alex, partner ko. Malupitan din yan. So double check lang natin kung hindi na siya na nakikilat. Yan. Tapos hindi na rin dapat na naglalak ng gas. So ito. Check natin sa loob. Yan. Okay. Guys, okay na siya. So nakasalpak na siya sa loob. Hindi na rin mahila. Okay na rin ito. Ito yung sa genset, bypass, saka normal. So pagdating dito sa taas, i-tetester para malaman mo kung naka-intact or naka-engage yung bus bar niya dito sa likod. Kasi merong slots yan. Ito yung bus bar niya. Pag tinulak mo siya, pag tutulak mo siyang ganyan, mag-iisla yung slots niya. Papasok, ganyan. So para magkaroon ng contact. So para ma-determine mo kung naka-close contact na siya, pwede kang mag-tester dito. So i-test mo dito, in between dito. Dito yung load. So load to normal, load to emergency. I-test mo lang ng continuity kung meron siyang contact. So dito mo lang siya babaguhin din. Babaguhin mo dito, babaguhin mo dito sa bypass. Source. Ngayon, para ma-bypass mo siya, kunwari, ilalagay mo siya sa source 1. Kailangan kasi magparehas ito. Kung source 1 ka dito, source 1 din ito. So, meron ka ulit pipihitin dito sa likod. Meron kang itutulak. May itutulak ka dito sa likod para mailagay mo siya sa source 1. Kasi ang titignan mo, matigas. Matigas din pataas. Matigas pa baba. So wag mo siyang pipilitin dahil masisira yung bypass isolation natin. So baka maputol tong handle or mataliko. So meron po siyang bypass dito sa ilalim. Yan. Tutulak mo lang ganyan tapos ilalim mo ito pa. Dun. Nasa bypass source 1 ka na. So dahil nasa bypass source 1 ka na, parehas na kayo ng position ni ATS. Pwede mo na siyang i-test. Source 1. Source 1 to load. So, ganun din, pag ipinalik mo, lagay mo muna dito, tapos dapat parehas din sila ulit dito, lagay mo sa source 2. Yan. So, lalagay mo muna sa bypass open. Hindi pala, kalimutan mo, ito pala siya, kailangan ilagay, kailangan mo sa bypass open. So, ganun ulit. Parang pipindutin mo lang, pe-press mo lang. Parang may limit switch siya or parang may mechanical lock na pipihitin mo
papunta rito, tutulak mo lang siya para mailagay mo sa type of hotel. Naibalik mo na sa bypass open, ilagay mo sa 2, and then para mailagay mo din sa source 2. So, try natin. So, para nandiyan na siya sa source 2, so kailangan mo din ilagay sa 2. So, ito ay kung lang naman pag imamanual mo na hindi pa na-energize during commissioning lang ito. Kasi, normally, doon ka na sa may pinaka-HMI board niya mag-ooperate. Hindi ito advice na gagawin mo ng energize yung ating normal saka or emergency tumatakbo. So, hindi mo siya pwedeng gawin na energize itong circuit. Naka-de-energize siya. Ito ay gagawin mo lamang pagka mag-maintenance ka, mag-draw out ka. Itong nandito sa baba mo, 1 and 2. Yan, pareha sila ng position. Para yan, saka natin siya i-dagay. May pupunotin dito sa loob. Yan. So, lalagyan natin sa baba. Yan. So, nasa bypass 1 na siya. So ngayon, kung gusto mo naman sa generator, so balik mo lang siya sa open. So lalagay mo siya sa bypass open. Ganun ulit, may pinipihit ka dito sa loob, may tinutulak pa na parang limit switch. Pero ito ay mechanical interlock. Yan, lalagay mo siya sa open. Yan. So nasa open ka na ngayon. Turo ko lang. Tignan nyo, pansinin nyo. So nasa 1 ako. Gusto kong ilagay sa 2. Pinipigilan niya akong ilagay sa 2. Kasi nasa 1 ako. So, kailangan lagi niyong iisipin parehas yung ATS niyo. Saka itong bypass isolation niyo lagi. So, ilalagay ko siya dito. Ilalagay ko yung ATS ko sa 2. So, ilagay muna natin sa 2. Yan, lagay mo muna sa 2. Then, pag nalagay na sa 2, doon mo na siya ililipat dito sa. So, ganun lang kasimple. Balik natin sa bypass open. Yan. So guys, hope you enjoy our video. Nagluto kayo and kung gusto mo mag-follow, follow lang. Kung gusto mo mag-subscribe, subscribe po kayo para masuportahan yung channel natin. Thank you!